Kakarating ko lang galing airport. Are you done? Papunta na ako dyan. Nasukatan na po ako. Baka malate po ako, ate. May class pa po kasi ako eh. Malapit ka na? Sige po. Sa may kanto na lang po ako mag-aabang. Okay po. Ito na, Isa, oh. Ito yung shop na pupuntahan natin mamaya para masukatan na tayo. Girl, kilala kong owner na ito. Oh my God, tara na. Baka mag-alpan niyo si Fina if we can get our measures. Ate Jo, mauuna na po ako, ha? May exam pa kasi kami ngayon, eh. At baka malit na naman po si Ina. Hahanapin ko pa kasi po siya ng maulikuan. Pasensya ka na, ha? Ikaw mo lang mga atit ng Kuya Luke mo kasi hindi na po finalize ang mga introductions and marami pa kami pupuntahan. Okay lang po, ate. Bye-bye po. Sige, Ina dyan. Day, na-enlist ako na yung groomsmen ko, ah, since sinabi mo na sa akin lahat ng groomsmen at sa'yo yung mga bridesmaids. Ah, yes, Dom. Hindi rin pwede na di mabuo yung bridesmaids ko since isa rin ito sa dream ko na maging abay silang lahat. Okay. Obvious naman na yung closeness nyo, eh. Kahit minsan lang kayo nagkikita, nandyan pa rin kayo. What's the story about them? Bakit sila? That's a nostalgic question, Dom. First on the list is si Debbie, which is siya yung una kong nakilala sa lahat. The first time I saw her is sobrang ganang pakiramdam ko sa kanya, Dong. And hulaan mo kung saan ko siya unang nakilala. Sa kapilya? Kasi pare-pare naman kayong mga masisigla. Malamang, sa activity nagkakilala, no? Tama ba, Day? Yes, you're right. Pero hindi yun activity, eh. Ako din si Deborah. Pwede na lang Debbie tawag mo sa akin, Jo. Bago ka lang pwede ito, Debbie. Kasi ngayon lang kita nakita sa lokal namin, eh. Oo. Kakalipat lang namin noong nakaraang linggo. Sumabi lang kami sa pinsan ko kasi ikakasyal siya dito bukas. Teka. Sino ba yung pinsan mo? Si Ziba or si Annie? Kasi pinsan ko si Z and isa din ako sa mga bridesmaids niya. Kaya andito ako ngayon sa rehearsal. Ay hala, oo. Kasal din nila yung dadaluhan ko. Bilang bridesmaid din, pinsan ko si Elle. Magkakasundo pala tayo na to kasi mga pinsan lang pala natin ang nagkatuluyan. Pero, bakit ka ba umiyak, Debbie? May problema lang kasi sa work, kaya di ko maiwasang maiyak. Lalo na dito ko sa kapilya, mas nilalabas ko lahat ng problema ko. Sa pamamagitan ng pansaliling panalangin ko kanina. Alam mo, mabuti yan. Kasi sa pamamagitan ng panalangin, naiibsan ang bigat ng nararamdaman natin. Kasi nilalapit natin lahat, lahat-lahat sa Ama. Tara, alam kong medyo magaan na yung pakiramdam mo ngayon. Huwag mo na isipin yung problema mo at pumunta muna tayo doon sa labas para makilala natin ang ibang bridesmaids bago magsimula ang rehearsal. Sige, sige. Tisha. Wow, palataya at pagtiwala sa magagawa ng Diyos.
bumalik ako agad, okay? Hi! Kumusta? Ako pala si Jo and ito naman si Debbie. Minsan pala namin nakikakasal. So, bridesmaid din ba kayo? Oh, hi! Jo and Debbie, right? Yes. Oh, I'm Isabella and please call me na lang Isa because Isabella, so mahaba na, di ba, four syllables? So, please call me na lang Isa. And, you know what, girls? This is my first time I've visited in INC Church and it's so maganda! You guys have a beautiful church. Looks like a palace, to be honest. Thank you. Nice meeting you, Isa. Follower mo ka sa social media accounts mo. Gaganda kasi ng mga song covers mo eh. Oh my God, girl. Come here, front pala kita eh. Let's take a selfie so you won't regret meeting me. Oh, hi! Ano pa ng mga names niyo? And mga kapatid din mo ba kayo? No, hindi kami iglesia. And I'm Teresa. Hi. And this is my younger sister, Loren. Hi, Pati Jo. Nice meeting you po. So, pagkakilala lang yung tatlo? No. Sinabay lang kami ni Elle para tipid sa gas at oras. Pero, we introduced ourselves na kanina sa car, so don't worry. Okay. Thank you, Jamie. Nakasubscribe kayo, ha? Dami pa rin natin. Hi! I hope my introductions na nagaganap kanina habang wala pa ako. So I assume, kilala nyo ng isa't isa, right? Yes po, Ate Elle. Good! Para naman may bonding tayong lahat, di ba? And by the way, Debbie, marketing specialist itong si Tere. Soon, makakasama mo na siya kasi nasa isang company lang kayo. And pinsan siya ng best friend ko. Since hindi yun makakapunta, si Tere na lang yung pinaproxy ko. Ah, mabuti naman kung ganun, Ate. Bago lang kasi dito si Debbie Tere. And it's good to know na may makilala siya sa work. By the way, kaklase ko si Ina sa law school ngayon. So, since kami lang yung mga maarte sa klase, kaya magkakasundo kami. Ate Elle, ito na po yung pinapadala mo sa akin, mga parda. Good thing, nandito ka na, Ana. So, pasasamahan ko muna sa'yo si Ina habang magre-rehearsal kami. So, girls, let's go! Let's go! Hi, Ana. Hello, Ina. Magkaiba man tayo ng kinalakihan, tayo ay naging magkaibigan. Thank you, ha. Ilang linggo mo na rin akong sinasamahan. Ano ka ba, Debbie? Okay lang yan. Sa mga pag sasagawa natin ng pansariling panata, eh siyempre wala nang masihigit dyan. Kesa sa mga bagay na ginagawa ko sa labas. Alam mo, Jo, sa tuwing nagpapanata ako, masarap sa pakiramdam na nailalapit ko sa malahat ng problema ko. Yung tipong papasok pa lang ako ng kapilya, damang-dam ako na iniyakap ng Ama. Ang sarap, naging iglesia ni Kristo. Debbie naman, pinapayak mo naman ako. Siyempre, wala nang masigit pa sa ating pagpapanata. Kasi, dito tayo kumukuha ng lakas at ito rin ang ating sandalan sa kahit ano pang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Jo, kahihirapan ka sa ako lately. Si nanay kasi nagkasakit. Tapos si tatay, on-recovery pa nung aksidente niya. Hirap pa siyang bumalik sa pagmamaneho. Kaya, ako muna inaasahan sa bahay, lalo na may dalawa pa mong kapatid. Tapos, papayaran ko pa yung utang namin sa operasyon ni tatay. May problema pa sa application ko sa abroad kasi pwede mo pagtatrabahuan. Sa ibang bansa, wala pang masyadong kapatid. Alam mo, Debbie, talagang mas uliranin ang buhay. Meron naman tayong pinagdadaanan lahat, di ba? Pero di naman ibig sabihin na di rin tayo pwede maging masaya at tumawa.
tayo sa'yo. Hindi ko nga alam na may pinagdadaanan ka palang ganyan. Kasi tinatago mo lang lahat. Tinatago mo lang lahat sa ngiti eh. Kaya siguro yan ang rason kung bakit tinawag kang Deborah, di magiba. Kasi di nagigiba ang iyong pananampalataya at katatagan. Kaya hanga ako sa iyo, Debbie. Kailangan ko umiti, Jo. Kasi anuting to, yung bibigay lang sa kinananay at tatay at inspirasyon na rin ng mga kapatid ko sa kabila ng mga pagsubok. Yan. Dapat lagi tayong sumampalataya, magtiwala, at umasa sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam naman natin na malagpas na natin lahat ng mga pagsubok sa buhay. Okay na ako, anak. Ikaw, kumusta yung bagong trabaho mo dito? Okay naman po, Nay. Nag-a-adjust pa lang po ako sa mga kasama ko. Ganyan talaga yun, anak. Dapat makisama ka sa kasamahan mo. Magdala ka ng pasubo sa opisina nyo upang naman ma-missionan mo sila. Opo naman, Tay. Kompleto po at sinisigurado ko po na nababasa po nila. Mabuti yan, Deborah. Teka, tuloy pa rin ba yung plan mo na mag-abroad? Yan ang sobrang pinag-alala ng nanay mo. Kasi lalo na di natin alam kung yung bansa na pupuntahan mo may mga kapatid ba doon. Kaya naman siguro, anak, na huwag ka na munang mag-abroad. Total, nairaraos naman natin sa pang-araw-araw yung mga pangailangan natin. Yan po ang pinagpapanata ko, Nay, Tay. Gustuin ko man na huwag umalis, pero para naman po ito sa pamilya natin. Kahit di ka makakatupad sa tungkulin mo, anak, hindi naman masamang tumulong sa magulang. Tama ang nanay mo. Iniisip lang namin kung may pagsamba ba o makakatupad ka sa bansa na pupuntahan mo. Hindi pa naman tayo ganun kagipit. Nagre-recover naman ako sa aking operasyon. At saka, anak, ano naman, yung tindahan natin may kahit papaano kumikita naman. May awa ang Diyos, anak. Tutulungan niya tayo. Basta magsumikap lang tayo at magtulungan. Lalo na tumutupad tayo sa ating tungkulin. Yun po ang pinagpapanata ko, Nay, Tay. Salamat po at kahit na napakadaming pagsubok sa buhay, andyan kayo para palaging ipaalala sa akin. Kung ano mas nakakabuti. Mahal talaga ako ng ama. Kasi binigyan niya ako ng mga magulang na katulad ninyo. Akala ko, pag-isa lang ako sa mga pagsubok. Pero maliban sa mga pagpapanata ko, ayan dyan kayo para paalala sa akin at gabayan ako. Salamat po, Nay, Tay. Kim, bakit ka umiiyak? Ate, iiwan mo na ba kami? Saan ka ba pupunta, ate? Ha? Teka, bakit mo natanong yan? Andito lang naman si ate, ha? Kasi sa dreams ko po, ate, iiwan mo na kami ni Kai. Wala na po maghahatid sa amin sa itong pagsasamba ng kabataan at susundot nung may ensayo kami.
Naku, naku. James lang yan, okay? Hindi aalis sa ate, okay? Dito lang ako. Hindi ako nagtitimala at umaasa. Sumasampalataya sa magagawa ng Ama. Ibinayayaan. Kung di mo naikwento sa akin yan, Day, hindi ko isipin na may problema pala yan si Debbie kasi napakapalangiti. Oo naman, Dong. So, sino kasunod? Well, si Isabella. Siya naman yung inula ng kakulitan at kaartihan, well, dati. Ako ngayon sa... Basta kung saan nyo lang ako nakikita ngayon. And galing lang ako from my night class for my Public International Law subject. And all I can say na alam kung makakahilid kayong lahat dyan, nakakapagod maging student. Diba totoo? Comment down below kung totoo yung sinasabi ko. Oh my God. Someone is coming. Oh my God! Oh my God! Ang dami pala yung gas! Ang dami pala yung bad ko yan! Kuya, nakukulong ko talaga! Mabang picture na ako yan! Pag din ako! Kinuha sa'yo. Hindi ka ba sinaktan? Hindi naman. Pero, let me call myself first. Okay. Okay. I was just doing my life there and that person just came and snatched my so expensive bag. Buti na lang talaga dumating kayo, girls, and you saved my bag and me. Thank you talaga. Naku, bakit ka kasi nagla-live sa madilim na area? Paano naman kung di lang isa yung tao kanina at sinaktan ka? Isa, careful ka naman sa updates mo. Malay mo. Yung tao pala kanina is follower mo lang pala sa social media. Tama si Joe, Isa. Hindi safe yung kahit saan ka nalang nagla-live at palaging nag-update sa social media mo. Paano kung follower mo pala sa account mo yun? And naging stalker? Friendly payo lang ha, kasi tingnan mo nangyari sa'yo kanina. Yeah, so sorry girls. I guess tama kayo, I've been too careless as masyado sa mga post ko. And ngayon ko lang naramdaman ng takot after hearing those words and absorbing what happened tonight. So, girls, fine, thank you. Ako, mabuti naman kung na-realize mo yan ngayon. Kasi concerned lang din kami sa'yo, Isa eh. Lalong-lalo na ang daming krimen din sa mundo. Yeah, thank you so much, girls. Gahali ka na at ihatid ka naman para mas sure naming safe ka. Yeah, sige. Let's go na, girls. I do love you basta talaga. Ano ka ba? Okay lang yan. Tara na. Okay. Ay, sandali. Wait. This is so funny. I do have my car pala with me. Sorry, nakalimutan ko. Oh. Ihatid ko na lang kayo. Tara na. Okay. Isabella, saan ka galing? Anong oras na? Hi. Good evening, Mommy. Galing na po kasi ako sa group study namin for our coming exams. Sorry po kasi di ako nakapag-update sa'yo. Lubot kasi yung phone ko, Mommy. Alam mo bang nakatulog na ang daddy mo sa kaantay sa'yo? Inaantay ka namin para sa devotional prayer natin. Mommy, pwede po kasi mo na akong sermonan? I'm so tired po kasi from what happened to me today. Hi, hey, Mom. Good night. Love you. I guess this is the post that everybody is waiting for. Update sa Huldapan sa Kanto with Isabella. Hindi safe yung kahit saan ka nalang nagla-live at palaging nag-update sa social media mo. Paano kung follower mo pala sa account mo yun? Well, that was tama naman. Maybe I should be more careful sa mga post ko and kung saan ako nag-update. Pero what if
What if they didn't come? Oh, no. Isabella, wala yun sa vocabulary mo. No negative thoughts, yes to positive thoughts. Is Jesus God? Or Son of God? No! Parang sira to. Eh, tropa ko po si Jesus Christ eh. Masyadong low-key na ata yung idol ko ngayon, ha? Ba kayo? Hindi ganyan yun. It's not like that. Ano, alam nyo, I just realized things right away. Lalo na ngayon, I'm not turning the making kaya. And that's why I must focus on my goals. Para naman maging proud sila naman yung sa akin. Pero sabi ni Ate El, labag daw sa loob mo yung pag-aaral mo ng law. Ito talaga si Ate, daming alam sa buhay ko. Pero, sabi sa'yo yun. Pero, anyways, she's right. Pero alam mo, I don't have any choice but to come and make my parents proud and follow their footsteps. Kapag mananang low from the making, hindi naman kasi ito si Isabella nyo, hello. Well, ano palang gusto mong career sana isa? Well, sa totoo lang, kindergarten teacher. That was my dream ever since. Pero, hello! Tingnan nyo naman yung family namin. From my uncle, auntie, tita, tito, parents ko, girl, lahat nagtatabaho sa local. In short, walang educated sa kamila namin. Akala ko, nasa iyo lahat na isa. Okay lang yan, pray mo lang yan, and gagaan mo loob mo. Siya mo para isa, may pumakakayat mo kayo. Sama ka naman para gumaan yung loob mo at nang kapangyarihan ka ng mga aral na inilito sa akin. That's interesting. Sige. Sasama ako. Sige, tara. Tara. Bagot. Mga mahal na kapatid, may tuturo po namin sa inyo ay lesson number 2 ng doktrina po ni Iglesia ni Cristo. Na ito po ay tumutukoy sa tunay na Diyos na iniinilala namin. Sabi nga niya ng ating Panginoong Kristo na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Good evening, Mom, Dad! Akala mo ba hindi namin malalaman na nagpadoktrina ka na sa iglesia na yan? What happened, anak? Hindi naman siguro kami nagkulang na palakihin ka ng maayos at sumamba sa kinagisna nating relihiyon, di ba? I'm so sorry, Mom, Dad. Ano po kasi gusto ko naman pong sabihin sa inyo, naging desisyon ko to, pero alam ko pong magagalit kayo eh, kaya tinago ko na lang po muna till the right time will come and maintindihan niyo ko po kung ba't ako aanib sa iglesia ni Cristo. You are a disappointment. Nakakahiya ka. Sinisira mo ang reputasyon ng pamilya natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tita at tito mo? Na pinapabayaan ka na lang namin na umanib sa relihiyon na yan? Ikaw pa naman ang hopes and dreams namin ng mami mo. Dahil soon, magiging attorney ka na. Pero anong ginawa mo? Sumasamba ka sa iglesia na yan. Siguro dahil yan sa mga kaibigan mong iglesia, no? Daddy, huwag mo naman pong idama yung mga friends ko sa galit niyo sa akin. I am so sorry if I failed expectations, but I tried my best to be that attorney that you and Mom wanted me to be. From the beginning, witness po kayo na sinusunod ko naman po lahat na gusto nyo, dahil alam ko naman po lahat na sacrifices and support nyo sa akin, but this time po kayo sa
ko po ay tama. Please, Mom, Dad. Hindi to po ang pag-alil sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lumayas ka. Kung pipiliin mo yung Iglesia na yan, mas mabuti na rin wala na kaming anak. Lumayas ka! Please, Isa. Listen to your dad. Huwag mo na matikas ang ulo. Mom, this is the biggest decision that I made and I am so happy about it. Please, Mom, listen to me, please. Please. Lumayas ka! Si Debbie sa labas, tita. Okay ka lang ba? Thank you po, tita. Medyo okay na po yung pakiramdam ko. At galing lang po kasi kami actually ganun sa simbahan. At ayun po, na-pray ko na po lahat ng sakit at bigat na ramdaman ko kanina. Iha, huwag ko masyadong gudibit ang nasasabi ng daddy mo kanina. Alam ko, bugso lang ng galit ang nasasabi niya. Nagulat lang siguro ang mami at daddy mo, kaya nagkayanong na lang ang kanilang reaction. Opo, thank you po sa concern niyo, tito, tita, ha? Alam ko na, at sorry na din po sa kabala, actually. Alam ko naman po, eh, from the moment I decided na magpadoktrina na this time will come. At yun po, eh, pinapanalangin ko na lang sa ama na sana po talaga hawakan niya ang puso ng mami at daddy ko. Nang sa gawin po, eh, maintindihan po nila yung decision. Tama yan, Iha. Maaring sa ngayon, mahirap talaga ang sitwasyon. Dahil nabigla lang ang iyong mga magulang sa ginagawa, sa naging desisyon mo. Pero ako'y nananalig na darating ang panahon na unti-unti matatanggap ng iyong mga magulang ang inyong naging desisyon. Hatid ko na po si Debbie at Isa. Para mo na matutulog at magpalipas ng gabi, ha? Bukas na umaga ay uwi tayo din sa inyo para makausap mo na ulit ang mami at daddy ko. Salamat, Jo, ha? Salamat sa inyo, Deb. Mati na din sa family mo. Oh, alas 10 na pala. Pero tayo sa gawa pa natin sa bayan ang isasama ka na, Isa. Nagpatuloy pa rin si Isa sa kanyang doktrina kahit hindi naman ito tanggap ng parents niya.
Noong dumating ang araw ng bautismo, sa awa ng ama, dininig ng kanyang panalangin. Kaya muling kinibo si Isa ng kanyang mami at daddy. Kaya pala, Day, nung time na nakita ko yung post niya ay puro shared post ng IEC News and Updates na lang yung sinishared niya. Yes naman, Dong, kasi aktibo siya sa District Multimedia. At alam mo ba na isa rin siyang IEC TV correspondent? Ang galing, no? Pero kumusta naman yung mga magulang niya? That's the highlight kasi naakay ni Isa ang kanyang mommy at daddy. And isa rin sila sa mga masisiglang may tungkulin sa lokal. Kilala ko na sina Debbie at Isa, pero hindi ganun kalalim yung alam ko patungkol sa buhay nila. Alam mo naman, 'di ba? Kakabalik ko lang dito sa Pilipinas. So it's between Tere and Ina lang, 'di ba? No need na for Ana kasi alam ko na yun mula nung bata pa. Yes naman, Dong. But Tere and Ina's story may connect kay Ana. Doon na nga magsisimula ang closeness ng dalawa dahil sa pagpigil ni Ana kay Ina na umabsent. Lagi nang sinasamahan ni Ana si Ina para mamonitor ito kung a-absent o hindi. Dahil doon, naging mag-best friends ang dalawa. Hello, Ate Jo! Magandang hapon po, Ate Jo! Oh, kumusta school niya? Okay lang naman po. Ito nga po eh. Nahabol ako first honor. Nahabulin talaga? Hindi ko pwedeng tayo lang. Mabuti naman kung gano'n. Basta huwag na kayong mag-aaway o pag-iingitan kung sino yung magiging toxic ng dalawa. At ang mabuti, or ang importante, ipagpatuloy niyang pagiging good student ko. Opo, Ate Jo. Iba man tayo ng kinalakihan, tayo ay naging magkaibigan. May lakad po ba kayo, Ate Jo? Ay, oo, bahagi kami ng mga mamasahing pasubo at pulyento. Kami ng mga kasamahan ko sa Kadiwa. Kadiwa? Yung mga dalaga at binata sa amin, 18 years old and above, na wala pong mga asawa. So, ikaw? Hindi naman ang tawag sa amin yung mga nasa club 17 years old. Oh. Ah, o nga pala. Ito, Ino, magdala ka sa bahay niyo. Bigay mo na rin kay Ate Tere mo. Naku, huwag na po, Ate Jo. Siguradong-sigurado magagalit yung sa Ate Tere. Ah, ganun ba? Bakit naman magagalit yung Ate Tere mo? Naku, si Ate Tere po kasi galit po yung sa mga iglesia at wala po yung relihiyon. May exemption naman daw kasi, Ate. Friend sila, eh, friend ko rin po si Ina. Pero nakakalungkot kung ganyan. Kaya pala umiiwas yung Ate Tere mo sa akin. At pati na rin kina Debbie at Isa. Yung anak, nandiyan naman kadiwa sa labas. Ay, pa, magandang hapon pa. Magandang hapon. Magandang hapon po. Naku, Ana, kailangan ko nang umalis. Tumatawag na sa Ate Tere eh. Sige, baka bukas lang natin isod yung iba. Sige pa.
ka. Sige. Mag-ingat ka. Good evening po, ate. Bakit ganyan ka lang? Kanina pa ako natawag na tawag, Lorena. Ano bang pinaggagawa mo sa bahay ng mga iglesyang yun? Siguro na padoktrina ka na, no? Kasi sa pagkakaalam ko, pag 50 na, ay pwede na magpadoktrina dyan. Ate Tere naman, nung magawal lang po kami ng assignments kina Ana. At sana po ate, huwag mo pong pagsalitaan na ganyan ang pamilya ni Ana. Mabait po sila ate. Kahit ilang beses na po akong pabalik-balik sa bahay nila, nirespeto pa rin nila ako kahit hindi ako kanip sa iglesia. Ganyan nga sila, Lorena. Kasi bibilugin na ang utak mo para may papanibin sila sa iglesia na yan. Ate, tama na po, please. Hindi na po maganda ang mga binibigkas mong salita. Bakit ka affected? Di ba totoo? Ano ito? Ito yung sinasabi mo na hindi ka nila papanibin? Ate, hindi po yan totoo. Napasok na po ito sa bag ko. Lorena, buong buhay ko, daladala ko ang lungkot at pagod sa mundong ito. Dahil misa sa naging dasal ko, wala silang dinidinig. Mga pingin siguro ang Diyos sa mundong ito. Ate, please. Huwag ka na pong magalit. Promise po, hindi po ko sumasama sa mga invitasyon ni Ana sa akin. Kasi alam ko pong magagalit ka. Alam mo pala eh, ba't ka pa rin sumasama sa Ana na yan at pumupunta sa bahay ng mga iglesyang yan? Ina, ikaw na lang natitira kong pamilya. Nung namatay sila mama at papa at iniwan ako ng lalaking minahal ko, hindi ko nakilala ang Diyos. Puro pasakit na lang binibigay sa akin. Alam mo ba? Hirap na ako. Pero tinitiis ko dahil sa'yo. Tinitiis ko na huwag manghina dahil andyan ka pa. I wanted to provide everything for you. Yung hindi mo na kailangan mararamdaman ang gap na wala na tayong parents. That's all I want, Ina. Alam ko po, ate. At nagpapasalamat po ako dahil ikaw yung naging ate ko. Pagod na ako maging talanon sa buhay. Sa trabaho, I can't be promoted kahit 2 years ko nang pinagsisikapan ang work ko. Dahil lang sa supervisor ko na ayaw sa akin. Dahil takot siyang malamangan. Nagsusumikap naman ako, pero bakit inisip nila na image maker lang ako? Na I just work pag andyan mga boss namin. Hindi ba nila alam na halos hindi na ako natutulog gabi-gabi para lang sa trabaho ko? In advance na gusto nila. They can see me working all night. Tapos, they will just say, image maker ako? Ate, sorry na. Hindi ko alam ang bigat-bigat na pala na pinagdadaanan mo. Ang unfair ng buhay. Nakakainis na makita kahit na may problema sa buhay. Like Debbie, laging nangangiti sa trabaho at namimigay ng mga pasuko na yan. Ang sakit din makita lang for almost 4 years. Di ko pa rin tanggap na hiniwalayan ako ng lalaking minahal ko. Kahit ngayon na masaya siya bilang iglesia ni Kristo. Takot na ako na one day magiging iglesia ka na rin. Dahil sa pagsama mo sa ala na yan, anong meron sa iglesia na yan at bakit parang nasa kanila ang Diyos? Lumayo ka na sa ala na yan. Starting tomorrow, you can talk to her. Even sa school, you can't be with her. Pero ate, stop whining like you can't have friends anymore, Ina. Marami ka pang kakaibiganin dyan. Ana, I'll just park the car and susunod na lang ako, ah. Okay po, Ate Jo. Anong ginagawa mo dito? Good morning po, Ate Tere. Gusto ko lang po sana sa iyo mag-sorry about the incident sa bag ko na lang. Kung bakit po may pasuko sa bag niya? No need. Nakuha mo na ang sagot. She will speak to you again and huwag ka na sumama sa kapatid ko. You're just recruiting her sa kulto niya. Ate, kung ka na please. Kulto? Oo, kulto. Kasi nare-repeat niya ang kapatid ko sa pagiging iglesia. Tere, if may problema ka, pwede naman natin itong pag-usapan niyo. Huwag mo na lang sana pagsalita ng mga bata ng ganyan. Magkaibigan sila. Kaya, stop thinking too much. I'm so sorry po, ate. Ito yung po ang tingin sa amin. Best friend ko po talaga si Ina. Hindi naman po namin siya pinipilit ng isang iglesia. Kaya please po, ate, huwag mo na pong pagalitan si Ina. Ate Tere, tama na po, please. No! Ana? Ana! Ana!
Doon namin nalaman na may sakit pala si Anna sa puso. Although, it was hard for us to accept that incident, but it happened. Wala na kaming magawa eh, kaya we just prayed for everything. Kakalungkot nga din nung malaman ko yun, Day. Salamat, Joha, sa pagkatid sa kapatid ko. Kumusta si Anna? Ayun, under observation pa. She will still have a couple of tests para malaman kung anong problem sa heart niya. I am so sorry. Alam ko na kasalanan ko ang nangyari kay Anna. I was too harsh for them. Alam kong galit ka sa akin at tanggap ko na yun, and even Ina. No, Tere. I know your struggles now. No one is to blame about what happened. And nakwento ni Ina sa akin on our way here. She even defended you about it. Pero I know naman na never naging fault mo yun. It happened and tanggapin na lang natin. Alam ko na Anna was already sick that day bago pa kami pumunta dito. Thank you so much and I'm so sorry again. I understand you, Tere. Alam ko na si Ina na lang yung family mo. And as ate din, alam ko ang pagiging protective sa nag-iisang kapatid natin. Tere, everything happens for a reason. Alam ng Diyos na makakaya natin lahat ng pagsubok if sumampalataya tayo sa Kanya at tiwala. It's not yet too late for you to open your heart to what is true. If you don't believe to any gods, it's up to you. Pero may isang Diyos na totoo, Tere, and nakikinig siya sa atin ngayon. Hindi mo rin pasan ang mundo na dapat mong isipin na ikaw lang pinapahirapan. Lahat tayo may pagsumbong. Basta manalig lang tayo sa tunay na Diyos at sa kanyang magagawa. Kasi nakikinig siya sa atin ngayon. We cannot control everything that happens in our lives. But we can control our way of thinking, yung mindset natin. Di porket nahihirapan tayo ngayon ay habang buhay na tayong mahihirapan. There's more to life, ika nga. If you focus on the negative sides of life, hindi naman magandang may dudulot yan sa ating buhay at sa ating kalusugan. Instead of focusing on the things na nagbibigay lang sa atin ng stress, why not focus instead on things na unseen, like faith or peace of mind. Besides, nakikiraan lang tayo dito sa mundo. Walang permanente. Lahat din ay lilipas. Why not we entrust our future to Him and all our worries, and let faith change our perspective. I'm so sorry for what happened kanina, especially kay Anna. Ate, kaibigan ko po si Anna. Hindi ko po kayo nakikita siyang ganun. And now, she's sick. Pareha po kayo espesyal at importante sa buhay ko, ate. Pero iba pa rin kasi nung kumating si Anna sa buhay ko eh. Mas naging komportable ako. Tinuruan niya ako paano maging matatag. Paano magsikap sa pag-aaral. Pero iba pa rin kasi talaga pag nung naging kaibigan ko na si Anna. Tinuruan niya ako paano maging pasensyoso. Pagsipagin pa ang pag-aaral ko. At lalong-lalo na ate, maging matatag sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Hanging with her makes me more comfortable, ate. Oo,
Nagpapasalamat ako dahil ikaw yung naging ate ko. Sa kapila ng sitwasyon natin sa buhay na wala na sinong mama at papa. Pero ipapalit kasi talaga nung naging kaibigan ko na siya eh. Alam mo ate, pamilya ni Anna, sobrang bait. They show me what this God-fearing and faithful family is. Alam mo, inggit na ako sa pamilya nila, Anna. Kasi may mga bagay na pero siya, na wala ako. Lalo na may mama at papa siya. Handang ibigay sa kanya pangailangan at pagmamahal. Pero palagi sinasabi sa akin ni Anna na dapat hindi ako maingit. Kasi iba-iba naman ang setup natin. Lalo na, nandito ka naman para suportahan ako sa lahat ng pagsubok ko sa buhay. I just realized everything, Ina. I am so sorry for what I said to them and sa iyo. Bibisita agad ako kay Anna once okay na siya. Thank you, Ate. Awa nga pala, Ina, tara samahan mo muna ako kumuha ng mainom natin doon sa labas. Ah, sige po, Ate Jo. Pasensya ka na, Ana, ha? Ngayon lang ako nakadalaw kasi inaayos pa ako sa opisina namin. Okay na po, Ate Tere. Nabanggit rin po sa akin, Ina, na inaayos mo pa yung problema ng supervisor mo sa'yo. Sorry again, Ana, ha? Dahil sa mga nasabi ko last time. At salamat na rin dahil hindi mo sinupuan yung kapatid ko. Ina, it's so special for me. For even to our family. Kung ikaw, Ate, Ate na rin kita. I hope that life is... Magdadagdagan na naman ang mga ate. Hello, Anastasia, baby! Oh, hi, Teresa! You're here din pala. I'm so glad na kita ka to today. Mabuti naman at okay na kayong dalawa. Oo nga eh, nakakahiya naman pero I'm so glad dahil dito tayo ulit. Bridesmaids kay Ate Anne dito ah. Hi, girls! Hey, Jo. Thank you po mga ate dahil dinalang niyo po ako dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kompleto pala kayo mga ate. Ganito ang ating mga lawas. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito ay hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwan upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na pinili niya ng kanyang Tire! Tire! Napromote na tayo! Oo nga! Napromote na tayo! Sa palas! Kaya nga! Adjo! Thanks, Isa. Sobrang thankful din kami kasi nandito kayo for our preparation. That's not a problem, Luke. Si Attorney Isa and CEO Terrell lang namin palaging busy and vlogging with the travel. Good thing nito lang kami ni Aria till next month on your wedding day. Thanks, girls, ha? Sobrang nangis ko kayong lahat. Miss kami din. Actually, nabanggit ni Joe sa akin ng stories about your friendships and struggles behind it. Parang pwede na sa paninindigan. Thank you, Luke. But the love story that you and Joe have, di ba yung nakakantig damdamin? Oo nga, sakit naman alahanin dun. Parang gusto ko tuloy mag-flashback. Lagi akong natitimbala.
pa nagsisikin sa'yo lahat ng mga nangyayari. But to remind you, andito kami palagi, ha? Just share what you feel right now. And we are always ready to listen, okay? He's been in a coma for 8 days now. I don't know what to feel. Hindi ko nga alam kung anong iisipin ko. Jo, hindi ka na nakapagpahinga for how many days na after sa preparations ng operation ni Anna. Okay, just let yourself have rest muna so you can think too much. Kaya pumunta na sila dito, tita, tsaka si Ina sa hospital para sila muna magbabantay. And kami din, Jo, we volunteered para hindi kayo magkasakit. I know Luke will be okay soon, Jo. Luke is strong enough to fight kasi alam niyang naghihintay ka. Nasa panalangin namin kayo palagi. Thank you sa inyong lahat, ha. I'm so happy na andyan kayo. Sakit lang kasi last 2 weeks, kikita pa kami after pamanhikan. And ngayon, pinulugan na lang ako. Tama na, Jo. Ito o, tissue. Huwag mo na isipin pa, hindi natin hawak ang mangyayari. Thankful pa rin tayo dahil we're still fighting. Jo, I know it's hard right now para sa'yo. Kasi di ka makakapunta sa abroad para samahan siya. Kasi on recovery pa rin si Anna, pero Jo, for sure, si ate and Kuya Z will take good care of him doon, Jo. Kaya, ha? Stop thinking too much. Alagaan mo sarili mo. Pina, Jo, dahil ang aking buhay sa 6 na taon tayong magkasintahan, lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos na nakilala ko ang isang kadiwa at ipinagpapanata ko sa Kanya sa loob ng 6 na taon. At binigyan niya ako ng kasintahang mananampalataya at mapagmahal sa pamilya at sa mga kaibigan. Kahit magkalayo man tayo, madalang nang nagkikita ay ginabayan tayo ng Diyos. Don, is this a proposal ba? Andito kasi ang friends natin. Should I ask, or should I act surprisingly ba? Alam kong naitanong mo na if kailan tayo mag-aasawa. Debbie, Tere, Isa, alam po kayo to. Hindi ko sinagot ang tanong na yan kasi pinaghahandaan ko yung para sa magandang kinabukasan natin. Kaya nagsusumikap ako to work abroad para sa araw na ito. And I think this is the right time and the right place. Natatanungin kita, Dai, will you marry me? Don't ask me na. Yes, I will marry you! Nagpanata kami para sa kasal namin. Pero kung ito ang ibibigay na kaman ng pagsubok, tatanggapin ko. Mas lalo ko pang patatagin ang aking sarili na lalagpasan rin namin ito. Sumasampalataya ako at nagtitiwala sa magagawa ng Ama. Magkikita pa kami ulit ni Luke at ikakasal pa kami.
alam ko talaga, hindi na namin malalagpasan yung mga pagsubok na yun. Pero alam ko, nariyan ng Diyos at pinakitinggan niya yung panalangin namin, lalo na kasama namin kayo. Lahat naman talaga tayo dadaan sa mga pagsubok. Basta ang importante, sumampalataya at magtiwala sa magagawa ng Diyos. Grabe, rinig na rinig ko talaga yung pinag-uusapan mo sa labas. Hi mga ate and kuya, look! Dito na pala yung mga prinsesa natin. Tama-tama. At samahan niyo ako ngayon para kunin yung mga gowns niyo. Yes, let's go! Excited ko, girl? For sure. Pusa na naman yung dadaanan mo. Tara na nga, let's go! Ako'y pinabawi mo. Ako'y tinawag mo. Pinuksan ang aking puso. Girls, girls, let's make a remix sa photo natin before the day we first met as bridesmaids sa kasal ni LG. Oo nga, para may before and after effect na maglaro na si Jo ng bride ngayon. Yes, tara, dali! Like, yay, nakaka-start naman! Ate Joy, summer at Kuya Luke. Ay, sige, sige. Dom, halika muna dito. Mag-picture muna tayo with the bridesmaids. Gagawa ng Diyos.